Ito si Raymond from Pasig City, dating high school teacher. Ito naman si Mau from Bulacan, dating waiter. OFW naman itong si Jay from Cavite, at itong si Resty, dating Tambay at taga-Caloocan. Itong si Paolo, isang undergrad, hindi nakatapos ng college. Ngayon, lahat silang lima ay kumita na ng mahigit 1,000,000 piso sa kanilang mga digital negosyo. Ang nakakabilib, nagawa nila yon sa loob lang ng ilang buwan gamit ang isang makabagong sistema ng pagninegosyo na matututunan mo din kung tatapusin mo itong video documentary series na ito. Mamaya, makikilala mo sila isa-isa at ikukwento nila sa'yo kung anong ginawa nila para kumita ng milyon sa kanilang mga digital negosyo gamit lang ang kanilang mga laptop at cellphone. Pakinggan mo yung kwento nila at sana ma-inspire ka. Tapusin mo itong 3-part video series na to para matuto ka at para malaman mo kung paano mo magagaya ang naging success nila. Hi, this is Edward Reformina. Andito ko ngayon sa Malate, Manila. And kaya ako andito ngayon dahil mayroon akong 3 days meeting dito, no? Mayroon akong ka-meeting na 5 individuals. Itong 5 individuals na to, mga online millionaires na sila, mga digital marketing millionaires na sila. And mamaya gusto ko silang ipakilala sa'yo, no? Kasi mamaya gusto kong marinig mo yung kwento ng buhay nila. No, pakinggan mo yung kwento nila kung paano sila nagsimula sa wala, as in walang experience, walang background, na ngayon ay kumita na ng multiple millions sa mga digital business nila. Okay, and make sure din na tapusin mo tong 3-part video training series na to, dahil dito mo malalaman, dito mo matututunan kung paano mo magagawa at makukopya yung success na nakuha nitong 5 online millionaires na to. Okay, halika, may papakita ako sa'yo. Mabilisan lang. So, ito, no? Ito yung 3 lessons na matututunan mo kapag tinapos mo itong video training series na to. Okay, so make sure na kumpletuhin mo at tapusin mo itong 3-part video training series na to. Yung mga succeeding videos, ipapadala ko yun sa email mo. Make sure na bantayan mo yun para matapos mo itong video training series na to. Okay, so ngayon, kukontakin ko na yung 5 digital millionaires. Tara, papakilala ko na sila sa'yo. Okay, tara, let's go. Hello, my name is Jay Gregorio from Cavite. Isa akong daddy at former OFW. 2012, nung nag-start akong mag-business, nakakalungkot mang isipin, nag-failed ako. Pero hindi ako sumuko. Sumubok ulit ako para sa pamilya ko at para sa mga mahal ko. Gusto ko kasing maibigay sa kanila yung freedom at lifestyle na deserve nila. Na-experience ko na din na palaging kapos sa pera, yung tipong pangangailangan ng pamilya ko, hindi ko ma-provide, pambayad ng bahay, pambili ng gatas, no? Na-experience ko na wala na talaga akong madukot sa bulsa. Sobrang thankful ako dahil may ganitong system na pwede mong gamitin. Kung saan, pwede ka palang kumita kahit nasa bahay ka lang. Ngayon, hindi ko na kailangan mag-abroad ba, mag-sakripisyo para kumita ng malaki. Ang kagandahan, kasama ko pa palagi ang mga mahal ko. Dahil sa system na to, kumita na ako ng mahigit 1.7 million pesos. Na-experience ko na din kumita ng 35,000 in just one day at ang pinakamalaking kinita ko sa loob ng isang buwan ay umabot ng 322,700. Ibang klaseng pakiramdam at ibang klaseng feeling yung naramdaman ko nung nagawa ko yon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakita ko to. Dati, yung 30,000 na kinikita ko sa abroad sa loob ng isang buwan, nagagawa ko dito ng isang araw. Consistently, ang ginagawa ko lang ay naghahanap ako ng mga leads, nag-a-advertise sa social media, and I let do the system work for me. Using the system, dito ko na-experience na makareceive ng mga email notifications na kumita ako ng commissions online by leveraging the power of internet and by using this proven system. Sobrang laki ng naitulong nito sa akin ng mga kinita ko. Dati, wala talaga akong ipon at may mga utang pa ako. Ang sarap sa pakiramdam na hindi mo na pinoproblema yung bayarin mo gabi-gabi, yung tipong nakakatulog ka ng mahimbing. Ngayon, nakakapagsimula na din ako makapag-save para sa future ng anak ko at sa pag-aaral nila. Nakakatulong na din ako sa parents ko at nasisimulan ko na ding ipatayo yung dream house namin.
Hindi ko na imagine ito before. Akala ko yung malalaking kumpanya lang ang may chance na kumita ng malaki gamit ang intern, pero hindi pala. Kahit simple at ordinaryong tao, basta alam mo kung paano ito gagamitin at basta't may tamang system kang ginagamit, magagawa mo rin ito. Nagustuhan ko din sa community namin, ang bawat isa ay willing at handang tumulong sa iyo. Kumbaga, meron tayong unity ang mga bawat members. Ang ganda din ng mga training, dito ko natutunan yung mga tamang strategy about online business, mga tamang mindset na magagamit ko to grow my business. And hindi ko ito nalaman nung nag-aaral pa ako. Andito na lahat ng kailangan mo para makapagsimulang abutin ang mga pangarap mo. Kung gusto mong matutunan kung paano ito magagawa, yung ganitong klaseng negosyo, panoodin mo itong training series na pinapanood mo ngayon. Hi, this is Resi Chavez. 10 years naging employee and katulad ng karamihan, naging pangarap na lang yung salitang ipon dahil puro sabay rin lang lahat na pupunta. Buhat nung nawalan ako ng trabaho, ako na lang inaiiwan na mag-aalaga sa mga anak ko dahil wala na kami pambabayad sa magbabantay ng mga bata. At ang hindi ko malilimutan ay yung araw na sinugod sa ospital yung anak ko. Dahil kahit piso, wala ako sa bulsa ko. Habang binabantayan ko sa ospital yung anak ko na nakadextrose at hirap na hirap, hindi ko napigilang tumulo ang luha sa mga mata ko. Ang hirap para sa akin nun. Dahil ako yung tatay, dapat napoprotektahan ko sila. Pero yung mga oras na yon, feeling ko wala akong magawa. Nagdasal ako na sana merong opportunity na dumating na tutulong sa akin para hindi na ulit mangyari yun. Naisipan ko magnegosyo dahil alam ko na yun yung best option para ma-secure yung future ng family ko. Ang tanong na lang, anong negosyo? Eh wala naman akong background sa kahit na anong business. At nakita ko yung opportunity sa online business. Dahil dito, posible kang makabenta nang hindi ikaw yung mismong nagbebenta. Imagine yung tipong sobrang busy ka sa ibang bagay tapos nagagawa mo pa ding kumita. 24 hours a day and 7 days a week. Basta meron kang gadget or laptop na pwede mong i-connect sa internet at willing kang matuto at i-apply yung mga matututunan mo, posible ka ng kumita kahit nakapambahay ka lang. Yun yung nagustuhan ko dito sa system na to. Dahil kahit na ang isang baguhan at walang kaalam-alam sa pagbibusiness katulad ko, pero nagawa kong magkaresulta. Ang galing, napaka-systematic ng lahat. Mula sa trainings and sa pag-apply ng mga strategies, napakadaling sundin at gawin. Everyday ang ginagawa ko lang is nag-share lang ako ng mga content na provided na ng system. And once na nakita kong engaging and converting na, ginagamit ko na yung Facebook advertisement na tinuro na rin dun sa training. Sobrang dami kong natutunan dito sa business na to. Na akala ko yung mga nakatapos lang sa pag-aaral ang makakagawa nito. Pwede din pala ako. Pwede din pala kahit sino. Basta decidido. Using this system, I earned 1,300,800 pesos. And ang best day ko, umabot siya ng 48,500 pesos. And 222,000 in just 1 month. Napakasarap ng pakiramdam dahil hindi mo na inaalala pa yung pera. Yung tipong hindi ka na nangangamba kung paano mo mabibigyan ng magandang kinabukasan yung family mo. Makatulong sa ibang kamag-anak mo at higit sa lahat, mas malaki na yung nadodonate ko sa church na sinusuportahan ko. Salamat talaga sa system na to. Ngayon, kung gusto mo matutunan kung paano ka matutulungan ng system na to, make sure na tapusin mo itong video training series na pinapanood mo. Okay, ngayon nakilala mo na itong 5 digital millionaires natin. Ngayon naman, mag-proceed na tayo dun sa training part nitong video na to. Ngayon mo na malalaman kung paano ba nila nagawa yung success na nakuha nila at dito mo na matututunan kung paano mo makokopya yung negosyong ginagawa nila. Okay, so punta tayo dun sa laptop, punta tayo dun sa presentation natin, simula na tayo ng training natin. Ayan, ito tayo. Welcome dito sa video number 1. Matututunan mo dito ay itong mga to. Una, yung number 1 na problem kung bakit karamihan ng mga Filipino ay mahirap at ano yung simpleng solusyon paano natin masosolve yung problema na yon. Pangalawa, 4 common Filipino mindset na pipigil sa'yo para maging successful at para maging mayaman at paano natin babaguhin yung mga maling mindset na yon. Pangatlo, how to earn your first million pesos with a digital marketing business
in 1 year or less. Last but not least, ano yung business model na ginamit ng mga millionaires na nakilala mo kanina para kumita ng milyon at para i-build yung kanilang business ng mas madali at mas mabilis? May nabasa akong isang research. Research mula sa isang Swiss private bank. Dun sa research na yon, binilang nila kung gaano kadami ang mga nagiging milyonaryo sa mga bansang nasa Asia. Inalam din nila kung anong bansa yung pinakamaraming nagiging milyonaryo. Ang resulta, nauna ang China, pangalawa ang India, at pangatlo ang South Korea. Hulaan mo kung pang-ilan tayo. Kulelat tayong Pilipinas. Pinakahuli. Nakakalungkot, no? Yung iba ang sisisihin. Gobyerno? Gobyerno na naman yan. Si presidente may kasalanan yan. Pero ako, sa tingin ko, ang problema, number one problem, ay nasa mindset nating mga Filipino. Isipin mo, ha? Sa eskwelahan, tinuro lahat. No, lahat ng subject, English, science, math, sibika at kultura, etc. Pero, walang naturong kahit anong subject pagdating sa pera. Walang naturong kahit anong subject tungkol sa pagyaman. Kahit ultimo sa bahay, no? Hindi rin tinuro kung paano magnegosyo, kung paano magpalago ng pera, kung paano mag-invest, kung paano mag-put up ng business. Ang madalas kasing turo sa ating mga Pinoy, anak, mag-aral ka ng mabuti, graduate ka, tapos maghanap ka ng magandang trabaho. Yun lang. Walang kahit na anong related sa pagbe-business, pagpapalago ng pera, at pagpapayaman. Maraming Pinoy ang hindi yumayaman dahil hindi tayo naturuan ng tamang mindset paano yumaman. At yun yung ilan sa mga matututunan mo mula dito sa entire series na to. Ano yung mga mindset na kailangan mo para maging milyonaryo ka at para yumaman ka? Marami din sa mga Pinoy ang may maling mindset pagdating sa pagyaman at pera. Kailangan nating basagin yung mga maling mindset na yon. Kasi kung hindi, yung mga mindset na yon, yun ang pipigil sa'yo sa pagyaman mo. Okay? Wrong mindset number one ay yung swerte-swerte mindset. Maraming Pinoy ang inaasa sa swerte ang pagyaman. Swerte-swerte lang yan ang madalas na sinasabi nila. No? Kaya marami, taya lang ng taya sa loto at kung ano-anong mga sugal. Itong mga tao na to, sila yung may mga get-rich-quick mentality at umaasa na lang na sana dapuan sila ng swerte. Meron nga akong kakilala, no? Siguro more than 20 years na siyang tumataya sa loto. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tumatama, hindi pa rin nananalo. Alam mo ba na mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto? Kaya wag na wag mong iaasa sa swerte ang pagyaman mo. Wrong mindset number 2 ay yung born poor, die poor mindset. Yung iba naman, ganito mindset. Pinanganak silang mahirap, kaya tinanggap na nila na mamamatay silang mahirap. Pinaniwalaan nila na dahil mahirap ang mga magulang nila, kaya hanggang ganun na lang din ang buhay nila. Ito, pakinggan mo yung sabi ni Bill Gates. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kung mamamatay kang mahirap, yun kasalanan mo na yun. Kasalanan mo yun kasi wala kang ginawa para baguhin yung sitwasyon mo. Wrong mindset number 3. Money equals evil mindset. Ito, kailangan nating basagin to. Maraming Filipino ang may mindset na money is the root of all evil. Kasi madalas nating napapanood sa mga pelikula na pag mayaman, kontrabida, no? Sa mga movies, pag mayaman, drug dealer, o kaya kidnapper. Tapos, yung mga mahihirap, sila palagi yung bida, no? Pero samantalang sa totoong buhay, mas maraming kriminal ang gumagawa ng masama, gumagawa ng krimen dahil sa pera kasi wala nga silang pera. At sa totoong buhay, marami sa mga pinakamayaman, no? Pinaka-successful na tao, sila yung may gininto ang puso at grabe makapagbigay, makapag-contribute, makapag-donate sa mga charities. Sa Bible, hindi naman sinabi na money is the root of all evil. Ang sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Not money alone, no? Kundi for the love of money. Ibig sabihin, paghahaman at sakim ka na sa pera at wala nang ibang mas mahalaga sa'yo kundi pera, yun doon nag-uugat yung kasamaan.
Pero kung magpapayaman ka para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya mo, para makatulong ka sa ibang tao, para makapag-contribute ka sa church mo, yun ibang usapan na yun. Kasi gagamitin mo na yung pera, no? Sa magagandang bagay. And last, common wrong mindset ng mga Filipino ay ito. No, money can't make you happy. Ito yung pinaka nakakatawang mindset. No, merong mga taong naniniwala sa kasabihang money can't make you happy. Bago natin basagin yan, no, pansinin mo muna. No? Kadalasan yung mga nagsasabi niyan, yung mga taong naniniwala sa kasabihan na yan ay yung mga taong wala namang pera. Walang idea kung anong pakiramdam ng maraming pera. Oo, totoo, hindi ka talaga mapapasaya ng pera. Pero, mas lalong hindi ka din kayang palungkutin o paiyakin ng pera. Diba? Nakita ka na ba ng tao na binigyan ng pera tapos naiyak? Ang pera parang, ano yan, para yung magnifying glass. Kung malungkuting kang tao o kaya kung negative thinker ka, kahit madami ka pang pera, hindi magbabago yun. Magiging malungkutin ka pa rin at negative thinker ka pa din. Pero kung masayahin kang tao, mas lalo kang sasaya pag marami kang pera. No? Kung matulungin ka sa kapwa mo, mas lalo kang makakatulong sa iba pag marami kang pera. So money is just a tool para lang siyang magnifying glass. Tanong, meron ka bang mga kilala na meron itong mga wrong mindset na ito? Itong mga poor mindset na ito? O kaya naman, meron ka din ba niyang mga wrong mindset na yan? Dapat itapon mo na sa basurahan ang mga maling mindset na yan. Dahil kung hindi, yan ang mga pipigil sa'yo sa pagyaman mo. Kahit ano pang pilit mo o kahit ano pang gusto mo, no? Gustong-gustong yumaman, umangat sa buhay, pag meron ka niyang mga maling mindset na yan, hahatakin ka niyan pababa. Ngayon, ang solusyon na gagawin natin ay aayusin muna natin ang mindset natin. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong baguhin ang mindset mo. No? Simpleng change lang naman. Kung gusto mong yumaman, maging successful, ganito dapat ang mindset mo. Simple lang ito. Becoming a millionaire, successful, or becoming rich is simply a decision. No? Decision lang yan na gagawin mo sa buhay mo. Yung pagyaman mo, hindi yun swerte na darating sa'yo. Hindi yun aksidente na mangyayari sa'yo. No, hindi yun mangyayari dahil sa kapalaran mo. Hindi yun mangyayari dahil sa religion mo. Hindi yun mangyayari dahil sa background mo. Yung pagyaman mo, mangyayari yun at makukuha mo yun, nakadepende yun sa mga desisyon na gagawin mo. Kilala mo ba si Henry C? May-ari ng SM at BDO, diba? Alam mo ba na dati mahirap lang sila? Nagbabantay lang siya ng maliit na sari-sari store nila. Alam mo bang iniwan siya ng tatay niya nung bata pa lang siya? Alam mo bang dati naglalako lang siya ng mga paninda sa Quiapo at sa Divisoria? Ngayon siya na yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Kaya niya nagawa yun ay dahil yun ang desisyon na ginawa niya habang nabubuhay siya. Nag-decide siya na hindi siya mananatiling mahirap, gagawin niya lahat para yumaman. Ulitin ko, becoming a millionaire, successful or rich is simply a decision. Decision lang yan na gagawin mo sa buhay mo. So, tatanungin kita, magde-decide ka ba? Kung sakaling hindi ka magde-decide, okay lang din yun. No? Kanya-kanya talaga yung decision yan. Meron talaga mga tao na magiging kontento na kung nasaan sila. Pero meron ding ilang tao na magde-decision na baguhin ang takbo ng buhay nila. And alam ko kaya ka andito, isa ka dun sa mga taong yun. No? And congratulations. Ako at ang company na tinayo ko, ang goal namin ay tumulong sa mga taong katulad mo. The name of my company is Unity Network and we are an education and training company at tinuturuan namin yung mga Filipinong katulad mo. Yung mga Filipinong gustong maging successful financially at gustong magtayo ng sarili nilang negosyo. Our mission is to help hundreds become self-made millionaires sa mga susunod na ilang taon. And our mission is to help thousands become financially free. So far ngayon, meron na kaming almost 20 students na kumita ng at least 1 million peso at libo-libo na din ang kumikita sa kanilang mga online businesses. And sana ikaw na yung susunod. Now, ngayon, ang gusto kong ipakita sa iyo ay kung gaano ka posible na maging milyonaryo sa isang online marketing business. Ikaw mismo, kahit ano pang background mo, kaya mong kumita ng million-million basta't alam mo lang kung ano yung mga kailangan gawin at syempre,
kung gagawin mo yung mga kinakailangang aksyon. Pag-usapan natin yung mga online marketing business. For example, sa mga online marketing business, ang mga common products na binibenta ay mga digital products. Digital products tulad ng e-books, online courses, software, membership site, etc. And in my opinion, ito yung pinaka-lucrative, no, na business sa internet dahil napakaliit lang ng startup capital pero malaki ang pwede mong kitain. For example, kung magbebenta ka ng e-book na worth 1,000 pesos. Tingnan mo ito, ha? Kailangan mo lang makapagbenta ng 1,000 copies sa isang taon para kumita ka ng 1 million pesos sa loob ng isang taon. So, kung i-divide mo yun, 83 sales lang yun every month. 83 sales lang every month or 3 sales every day. Ang maganda, almost zero ang cost mo para magbenta ng e-book. No, kasi e-book, it's only a digital file. Pero people are willing to pay for it depende dun sa content ng e-book na binibenta mo. Ito actually yung unang ginawa ko na sumulat ako ng e-book na may 100 plus pages. Tapos nilagay ko yun sa isang website at binenta ko yun sa halagang 995 pesos, almost 1,000. Nung una akala ko walang bibili. No, pero nagulat ako nung nagsisimula nang may magpadala ng payment. Nung araw-araw may nagde-deposit sa bank account ko, tag-1,000. No, marami pa nga nagpapadala din via remittances, via Cebuana, Western Union. Papadala sila ng bayad every day para bilhin yung maliit na e-book na sinulat ko, yung simpleng e-book na sinulat ko. And then tapos, ang nangyari, eventually nakabenta ako ng mahigit 4,000 copies. So ang total na kinita ko dun sa simpleng e-book na yon ay mahigit 4 million pesos. So dun ako unang nagkaroon ng breakthrough. Sabi ko, posible pala yun? Ganun lang pala yun? Ganun lang pala kasimple? No, e-book, imagine, no, e-book. Kung hindi ka familiar sa e-book, ano yun? Electronic book. No, it's a document file na pwede mong basahin gamit ang laptop or cellphone mo. No, pero yun, no, 4,000 copies, 4 million pesos in sales. And na maganda, simple lang yun and kaya mo din gawin yun. Yun yung mga pag-aaralan natin sa 3-part series na training na to, kaya make sure na panoorin mo lahat ng mga videos. Now, kung magbebenta ka naman ng online course, so parang ganito, video course. No, itong video na pinapanood mo, it's a free online course pero meron din mga paid. Now, for example, nagbenta ka ng online course na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Imagine, kailangan mo lang makabenta ng 200 copies sa loob ng isang taon para kumita ka ng 1 million pesos sa loob ng isang taon. Kasi 1 million divided by 5,000 is equals to 200. So, 200 copies every year. 17 sales lang yun every month or 1 sales every other day. Kailangan mo lang makabenta ng isa every other day. No, hindi pa every day, every other day. Nang ganun lang siya kadali. And yun yung pangalawang ginawa ko. Gumawa ako ng video training course, tapos ganun din, nilagay ko sa isang website at binenta ko yun sa halagang 4,000 pesos. And it sold almost 5 million mahigit yung kinita ng online course na yun. So ganun ka-powerful, pero ganun lang din ka-simple. Now, kung mabibenta ka naman ng high-level online course, sabi natin mga advanced training na worth 20,000 pesos, kailangan mo lang makabenta ng 50 copies sa loob ng isang taon para kumita ka ng 1 million pesos sa isang taon. No, kasi 1 million divided by 20,000 pesos equals to 50. 50! No, 50 copies lang sa loob ng isang taon para kumita ka ng 1 million pesos. Tingin mo kaya yun? 4 sales lang yun every month. No, 4 na sale every month or 1 sale every week. Ganun lang kakonte yung kailangan mong sale para kumita ng at least 1 million pesos sa online business mo. Kayang-kaya yun. So nakikita mo? Simple lang, di ba? Pipili ka dyan kung ano yung type of product, type of price point na ibibenta mo sa business mo. Pero ang pinaka-okay na strategy ay kung lahat ng yan, lahat ng product na yan, lahat ng price point na ganyan, na parang ganyan, ay meron ka. Meron kang product na mababa ang presyo, meron kang product na katamtaman ang presyo, at meron kang product na mataas yung presyo. Yun yung pinaka-okay. And ganun yung tinuturo namin sa mga students namin sa Unity Network. At ganun yung ginawa ng mga millionaires na nakilala mo kanina.
Meron din silang mga products, multiple products na pinopromote kung saan kumikita sila ng iba't ibang level ng income. Our students, kumikita sila ng 1,000, 2,000, 10,000, up to 20,000 mula sa isang customer. Ganun yung ginagawa ng mga students namin, kaya mabilis nilang nai-hit yung kanilang mga millions. Ngayon, ang tanong na lang, saan ka kukuha ng mga products na ibibenta mo? Pwede kang gumawa ng sarili mong products o kaya naman pwede mong gayahin yung ginagawa ng mga students namin. Pwede mong gayahin yung ginawa ng mga millionaires na pinakilala ko sa iyo kanina. Gusto mo bang malaman kung ano yun? Ang ginawa nila, nag-promote lang sila ng mga ready-to-sell products na ginawa na ng iba. Kung saan kumikita sila ng komisyon. Ang tawag dun sa concept na yon ay affiliate marketing. So, gusto mo bang magsimulang kumita kagad na hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong product at ng sarili mong website? Affiliate marketing is the best business model na pwede mong pasukin. Yun ang mga pag-aaral natin sa video number 2, sa video number 3 at sa iba pang mga training na malalaman mo sa series na ito. Sa part 2, ito yung mga matututunan mo. Bakit 95% ng mga negosyo ay nagfe-fail? And ano yung 3 questions na kailangan mong masagot ng tama kung gusto mong maging successful? Pangalawa, matututunan mo yung number 1 method na ginagamit ng lahat ng mga successful businesses para makapag-create ng millions of sales sa kanilang mga businesses. Saan ka hahanap ng libo-libong potential customers na interesado sa product na binibenta mo? Last but not least ay yung paano mo i-monetize yung business mo ng tama para magawa mong customer o mga tao pa mismo ang magmamakaawa sa'yo na bilhin yung product mo. They will beg you to take their money. So, ipapadala ko sa'yo bukas yung video number 2 dun sa email address na niregister mo. So make sure na i-check mo ng mabuti yung email address mo bukas. Ngayon, ito naman yung assignment mo. Tanungin mo ang sarili mo. Desedido ka na bang yumaman? Kaya mo bang gumawa ng desisyon ngayong araw na to? At kaya mo bang ipangako sa sarili mo na gagawin mo lahat para baguhin mo ang takbo ng buhay mo? Assignment number 2. Sulat mo ngayon sa papel kung magkano yung income goal mo na gusto mong kitain. Sulat mo sa papel magkano yung gusto mong kitain every year, magkano yung gusto mong kitain every month, at magkano yung gusto mong kitain every single day. So for example, most of our students, ang gusto nilang kitain around 1 million pesos every year. So around 1.2 million every year. So kung i-divide mo yun per month, lalabas yun 100,000, at least 100,000 every month, or almost 3,400 pesos every single day. So ikaw, isulat mo rin sa papel para alam mo kung ano yung goal na i-hit mo. And para alam mo kung ano yung goal na targetin mo during our training sessions. So kung nagustuhan mo itong video number 1 na to, please share this on Facebook. Click mo yung like button na makikita mo dito sa page na to. And kung may makikita kang comment section dyan sa baba, mag-comment ka dyan. Sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo. Sabihin mo kung saan ka na-excite. Kung may tanong ka, ilagay mo lang din yan dyan sa comment section. And I will try my best na sagutin yung question mo. So I hope to see you in video number 2 in the next video. Make sure to check your email tomorrow.